This is Diabetic Nutrition Vlog. Isang pinagpalang hapon sa kaibigan. So nandito na naman tayo sa ating programang Diabetes Food Review Vlog. So medyo natagalan ako kaibigan bago nakapag-upload dahil nga napasama tayo sa COVID positive, no? Kaya na-quarantine tayo. O, kaya yan, ngayon lang tayo nakapag-upload, no? So ayan, ang i-video natin ngayon, ang i-review natin ay ang Andoks, no? Andoks Lechon. Ayan, kukuha tayo ng kalahating cup na kanin. Kalahati lang. Ayan. Ito na, no? Ito na ang kalahating cup. Kakain ako ng 1/2 cup. Ayan, 1/2 cup na rice na mayroong isang pirasong pipino, no? So, ito yung kakainin natin ngayon. Pero bago yan, magsusukat muna ako ng aking blood sugar. Ito na, no? So, ayan, ang sugar ko ngayon, kaibigan. Malinaw ba dyan? Okay, so malinaw ang aking sugar ngayon ay 125, no? 125 milligram per deciliter, ayan. No? So, titingnan natin. Kakain na tayo. Ito na kakain natin, 2 hita, no? At saka 1/2 cup rice and then pipino, no? Gagamit din tayo ng Caesar's dressing para sa ating pipino sauce, no? Ayan. Ito naman ay less sugar. No? Napakaliit lang ng kanyang carbohydrate content, no? Para sumarap din lang yung ating kinakain. Ayan. So gagamitin natin itong sauce. So siguro ano lang to, 1 tablespoon o 1 teaspoon. Ayan. So start tayo kakain. Ang blood sugar ko ay 125 milligram per deciliter. Ayan. Yan guys, no, natapos kong kumain ng Andoks, no, 2 hita ng Andoks, 1/2 cup na kanin saka isang pipino na katamtaman ng laki. Eksaktong alas 6, no? Alas 6 ng gabi. So mamayang 6:30 ay susukatin ko ulit ang ating blood sugar para malaman natin kung ilan ang increase, no, sa ganun kadami ng pagkain ng isang diabetes, no? Medyo talagang nabusog ako, no? So guys,
Ikwento ko lang yung nangyari sa akin, bakit hindi ako nakapag-upload ng halos 2 linggo. Dala lang napasama kami sa isang COVID positive, kaya kami ay na-quarantine, no? So habang nasa quarantine facility ako, ay hindi ko tinigilan yung pag-inom ng spirulina at saka ganoderma. Dahil nga sa nalaman ko, no, ayan, ipapakita ko dyan sa screen yung mga findings, no, yung mga result ng mga pag-aaral, na malaking tulong ang spirulina para ma-address natin yung COVID virus, no. So magbibigay ako dyan ng mga research outcome or yung mga result na nagpapatunay, no, na malaking tulong ang spirulina sa pag laban sa ating kumakalat na virus ngayon, no? Dahil mayroon din sila siyang antiviral property, no, na talagang tumutulong, no, sa isang COVID positive, no, para mapababa yung duration ng kanyang pag-stay sa ating katawan ng virus, no? So ayan, no? So babasahin nyo lang, ilalagay ko dyan sa monitor at pwede nyo rin i-research, no, itong mga result ng research na yan, no? So patuloy lang ako, dinubli-dubli ko ang inom nito. Ginawa kong 8 tablita sa isang araw, no? Every 6 hours ko iniinom, 2 tablet, kaya nakaubos ako ng 8, no? At saka yung ganoderma ay 3 tablet ang iniinom ko sa maghapon, no? So ayan, yun ang nakatulong sa akin at nakalabas kami kaagad ng quarantine facility. Okay? Kasi sa dami ng kanyang nutrients, no, na binibigay sa ating katawan ay talagang gumaganda ang ating immune system, no? Lumalakas ang ating immune system. Kaya ayun, sinasuggest ko o nire-recommend ko pa rin sa inyo ang paggamit ng spirulina bilang tulong sa mga viral infection. Okay? So within 30 minutes, guys, ay susukatin ko ang aking blood sugar para malaman natin, no? So update ko lang doon sa paggamit ko ng elixir placenta. Tuloy-tuloy pa rin ang gamit ko nito dahil nga sa 2 buwan ko siyang ininom tungkol sa akin namang karamdaman na degenerative disease, no? So sa awa ng Diyos, binawasan ko na yung pag-inom ng mga pain reliever dahil yun lang naman ang gamot sa buto, sa sakit sa buto na degenerative bone disease. So pain reliever ay binawasan ko na, nararamdaman ko pa rin talaga yung sakit pero hindi na tulad ng dati na hindi talaga ako patulugin pag walang pain reliever na iniinom, no? So ayan, tulad ng Tramadol, yun po yung aking laging iniinom, na napakabigat sa katawan nyo, no, sa kidney natin. Kaya kung kayo ay umiinom na ng Tramadol tulad ko, ay iniiwas-iwasan ko na ngayon, no. So sa tulong ng aking pag-inom ng elixir ay nababawasan yung matinding sakit na mainit na masakit sa likod, no, dala ng degenerative bone disease, no, yung pagtanda ng aking buto. Kaya medyo mahina talaga, hindi ako makapagtrabaho ng mabibigat, no? Hindi rin ako makatagal sa tayo at sa kasuupo dahil nga doon sa problema ko yan sa buto. Pero sa awa ng Diyos, no? Dahil sa pag-inom ko ng elixir ay hindi naman masyadong napupuruhan yung aking pang-araw-araw na gawain, no? Nakaka-kilos-kilos pa rin ako. So ngayon nakakapag-vlog pa rin ako kahit papano. May sishare ko pa rin sa inyo yung aking experience doon sa quarantine facilities, no? Na kumakain ako ng kanin ngayon dahil doon sa quarantine facility ay pinapakain kami ng kanin, no? At saka yung mga prutas para daw lumakas ang aming immune system. So yun, ah, kaya hindi ko talaga tinigilan yung pag-inom ng spirulina, no? So yan, 8 tablita ang iniinom ko niyan araw-araw, every 6 hours, no? So sa awa ng Diyos ay nakalabas agad kami. Okay, so hintayin natin yung 30 minutes para malaman natin yung result ng kinain ko ngayon. Ayan, kaibigan, naka 30 minutes na tayo after kumain ng ating Andoks. Ayan, no? So 6:30 na ng hapon o ng gabi. So susukatin natin ngayon ang ating blood sugar. Ito na. Malalaman natin ngayon. Ayan, kaibigan.
Okay. So, 125 milligram per deciliter kanina. Ngayon ay 158, guys. Okay na yan, no? So, ilan? 33 milligram per deciliter ang increase, guys. Good na yan sa isang diabetes. 30 minutes after kumain, no? Dahil nga, nasa 180 up to 2 hours, no? Aabuti ng hanggang 180 yan, kung depende sa pagtanggap ng carbohydrate sa inyong katawan. Pero within 30 minutes na ganun lang, 33 milligram per deciliter, ay maganda na yan, no? Kumpara sa abot ng 200 within 30 minutes, hindi po talaga maganda ang ganung klase ng increase ng ating blood sugar. Okay? So, kumakain ako ng rice ngayon, pero half cup lang, no? Kalahati lang ng cup. So, tatlong beses na yan sa isang araw. Hinahati-hati ko lang, yobali, nakaka 1.5 cup ako maghapon, ha? Dahil nga doon sa quarantine facility ay pinapakain kami ng rice. Kaya pagbalik ko dito sa bahay, ay kumakain rin ako ng rice, no? Pero tuloy-tuloy lang talaga ang inom ko ng spirulina, no? At saka ganun din. Kaibigan, maraming salamat sa inyong panonood.